Guys, it's me again, si Don Espina. So, pupunta po tayo ngayon sa Biliran Island. Tara! Biliran is an island province in the Philippines, located in the Eastern Visayas Region, or Region 8. It is one of the country's smallest and newest provinces. In Cebuano, lalawigan sa Biliran, Waray-Waray, Probinsyahan Biliran, in Tagalog, lalawigan ng Biliran. Okay, our first stop for today is the Tinago Falls of Biliran Island. So, tingnan po natin ang Tinago Falls nila kasi alam ko meron din pong Tinago Falls in Iligan City. So, tara na! Magkano pong bayad sa entrance ko bawat isa? 20 pesos yung bayad. So, ito ay parang environmental fee. Okay, so maraming salamat po. Tara, punta na tayo doon. The Biliran Tinago Waterfalls is the most hypnotic waterfalls. Magnificently lay its beauty in the heart of Caribbean rainforest, a loop trail taking 10 minutes from the highway. A hideaway that blends perfectly for nature lovers, rich blend of trees, vines, and other exotic plants accompanied by the cooling and enchanting sounds of rushing streams. Second stop natin, which is Canaan Hill Farm. So, dito natin makikita yung iba-ibang mga pagkain, iba-ibang halaman na herbal medicine. So, tara! Sige, maayong udto sa inyong tanan, sir. Welcome sa inyong pag-abot dari sa Canaan Farm. Ako di ay si Sandro, usa sa mga mag-uuma dari sa farm. Usa na sa among protocol dari sa farm. Para sa among mga guest before namo sila tugutan nato sa farm proper, kinahanglan gyud mag-undergo isa sila og orientation kay aron mahibal-an nila kung say naa diri sa sulod sa farm aron naa pa sila time nga mo quit or mo out dili mo dayon nato pag sulod sa farm kung parang litan masabtan na nila kung say naa sa sulod sa atong farm. Unya ang atong farm di ay before ko ihatag sa inyo ang atong mga rules, ang atong distance sa atong farm gikan diri sa gate ngadto sa top sa atong farm is 1 kilometer pa ang iyang gilay-on. Unya ang atong area is 7 hectares. Unya ang atong farm nagpractice tal organic ng mga pamaagi sa pag-uma. So ang atong mga produkto diri makaingon gyud ni nga 100% zero chemical gyud ang atong mga produkto diri. So unya ang atong mga guest nga mungani sa farm, amo silang ipasabot nga ang mga farm rules nato diri ingon niini dili pwede ang manigarilyo sulod sa farm premises. Unya ang nga mga magsulob og short nga ang gipa-short pagyod di pwede. Pwede ang short sa mga babae kanang ingon sa ka short ni mamo almost ni level. Okay. Unya para sa mga nagsulob pod og mga sleeveless. Okay lang basta sleeveless nga kanang dili kayo kanang spaghetti strap mao ang atong label. Ang atong rason ni Ana Sir tungod ng atong ngalan sa farm is Canaan. So gikuha siya gikan sa Biblia aron ma-preserve ang iyang sanctity sa ngalan niya dili makauulaw sa Ginoo mao na ang atong mga guest gusto nato nga dili man ingon pud nga modest basta kanang lang natural lang simple. Oh simple lang. Unya ang atong farm natay i-offer diri nga mga
food nga organic food para ni adtong mga gusto musod nga mga walk in giallocate lang namo ang ilang schedule ana from Monday to Tuesday sa mga walk in na mga guest unya ang atong food nga ilang ma-avail pag pananglitan mo avail sila sa atong package nga snacks or meal included na dito ang ilang entrance fee unya para nga to sa mga naka-booking nga mga guest na mo from Wednesday to Saturday so pag pananglitan mo order gihapon sila sa atong meal or snacks included na gihapon dito ang ilang entrance fee pero og mosura gyud sila nga dili sila mag order sa atong mga packages diri na meal or snacks 100 pesos ang atong entrance fee unya og pananglit dili sila magpa-book during booking days ang ilang entrance fee is 250 pesos pero og pananglitan pag order sila sa atong meals or snacks 100 pesos na lang ilang entrance fee plus sa ilang order sa atong snacks unya ang atong pag-sold nito sa farm proper, option na sa mga guest o gusto silang musakay sa tractor na tay tractor rider rin 100 pesos sa usa ka biyahe na pulo katao ang iyang kapasito. Kung pananglitan duhara or tulo sa usa ka biyahe is 100 pesos. Kung pababa, kung pananglitan musakay na po sila, another 100 pesos na po. Unya wala tay laing makita dito sa soul sa atong farm proper maura gihapon na yung mga tanong ugaling lang kay overlooking lang ang iyang view dito so morning pananglitan namoy pangutana sir sa The Canaan Hill Farms and Honey Garden more than a breath of fresh air in Leviticus chapter 20 verse 24 in the Bible refers to a promised land called Canaan where milk and honey flows. In Biliran Province, Eastern Visayas, a 6-hectare uphill organic farm named Canaan Hill Farms and Honey Garden hopes to recreate this promised land on earth. Found at the southeast side of Biliran Island, we paid a visit to this promising attraction that promotes wellness by going back to natural way of farming and simplicity of life. Pinaka-exciting na tour dito sa Canaan Hill Farm, ito yung kakain ng dahon na iba-ibang klaseng dahon. So, ito po yung ating pharmacy. Sir, lahat po ng ating mga tanim dito ay mayroon po itong gamit sa ating iba pangluto, yung iba ay for medicinal purpose. At ang lahat na ipapasok dito kailangan ay kakain talaga. So ako lang ang kukuha ng dahon and then pagkatapos i-explain ko kung ano yung ating anong pangalan ng dahon at saka ano yung ating health benefit ng bubuk. Okay lang pala kasi maliit. Para saan to ko eh? Ito yung tinatawag na stevia plant. Ito yung substitute sugars para sa mga diabetic. Okay, para sa mga diabetic. Tamis. Ano tamis? Sarap. Ito ay 600 times sweeter than raw sugar. Tamis siya, matamis. Matamis talaga. Stevia. Although may meron ka mabibili niyan sa pharmacy, pero I don't think so kung ay experiment. Wow. Para ito yung sa ginagamit for liniment. Kaya kung pinagsabay mong kainin yung dalawang dahon, mag-compare mo talaga. Para ka nang nagkumain ng beets. Candy. Ito naman yung ating bida dito sa farm. Kaya lang ay walang bunga ngayon. Ito yung tinatawag na miracle berry. Na mayroon siyang ability sa pagpatamis sa lahat ng maasim na kakainin niya ay matibig na tamis. Sa loob ng sa oras, sa mga pinagkain na tayo ng maasim. Kaya lang ay walang bunga ngayon. Kana siya tinatawag siyang miracle berry o
naman sa kadak. Mura lang. Taksong na. Oh, yung anak ka. Anak ka. Hello, nandito ako ngayon sa class na sumalistis ko. Pero kahit may post siya at the same time, kailangan niya. So, pwede mo ako maligusin sa post at the same time. Malistis Falls is located in Barangay Asug, in which it is just 20 minutes from the town proper. The falls is believed that has been reported to have the sweetest tasting water in the world. Its water's taste has a different kind of peculiarity that makes it exquisite. The falls is known to be the main source of fresh water in the place. Tourists and local folks visited the falls in summer for every special day, also because of its cold temperature. People enjoy watching the falls and the sea just beside the falls. The Malistis Falls in Caipiran is one of its extraordinary attractions that will surely leave an impression on every visitor. This falls made it to the Guinness Book of World Records because it has the sweetest tasting water in the world.